Magandang araw mga malamas. Sa video nito ating ibabahagi for free ang Senior High School E-Class Record for the New Normal. So this is based on Dept. Ed. Order number 31, Series 2020. Welcome to Marlon. Legendary! 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 I uploaded the free template in the Google Drive so that you can download it anytime, anywhere. Ensure that you're gonna finish the video para malaman ang passcode para mabuksan ang free template. Ano ang pinagkaiba ng ating template sa iba pang template? Itong template natin, wala ng quarterly assessment as stated dun sa ating DepEd Order number 31 Series 2020. So, hindi nakasali ang quarterly assessment sa grading system. Sa ibang template kasi, nandun pa rin yung column ng quarterly assessment na kung saan hindi naman nabahagi ng grading system. It's true that it's not part of the computation, pero nakikita pa rin dun sa kanilang template yung column for the quarterly assessment. Pero dito sa ating template, hindi na natin inilagay para mas magandang tingnan and to show that quarterly assessment is not really part of the grading system. So, Region 2, Division of Quirino. Okay. Fill out lang itong school name, pati ang school ID. Then, school year natin, section. Yung teacher natin, yung subject, mathematics. Okay, then, this is a core subject. Then, itong part na ito. Kapag ilalagay na natin yung subject and track, ang susunod na natin titingnan would be itong part ng sheet, okay? Kasi this would be the basis kung ano yung ilalagay mo dito sa ating written words and performance task. So, since mathematics and it is a core subject, 40 ang weight para sa written words at 60 naman sa ating performance task. Okay? And another thing, ito pa yung pinagkaiba ng ating template sa iba pang template. Sa kanila, itong written words, performance task, kung ano yung nakalagay doon sa lumang senior high school E-class record, yun pa rin yung nakikita dito sa bahagi ito. Pero dito sa ating template, okay, hindi na. Kung ano yung weight, yun na yung makikita natin. Sa kanila kasi, ang napalitan lang nila is itong part na ito. Okay? So, manually encoded, kung halimbawa, mathematics, core subject, oh, ilagay mo dito, 40%. Okay? Then ilagay mo yung 60%. Pero sa atin, automatic na lalabas yung ating weight kapag tinapos natin itong, inaccomplish na natin itong bahaging ito ng input data na sheet. Okay, atin ang ipagpatuloy. Okay, so we have De La Cruz 1G. Okay, then yung ating email naman, we have De La So, yan na yung kanyang grade sheet. Then, dito pala, isang tip lang, kasi kapag ipreprint mo siyang buong ganyan, there would be irrelevant cross, okay? Maaring makagamit ka pa ng tatlong papel, okay? Pero dito, pwede mo siyang i-hide. Kung halimbawa, isa lang yung estudyante mo, i-hide mo siya, o i-highlight mo yung cross, i-hide. Then, dito rin. I-hide mo rin. I-highlight mo muna. Then, hide. Yan. Then, print mo na. Yan. So, makikita mo na malinis yung ating template. So, hindi na nakikita yung mga irrelevant rows. Okay. So, kung nakatulong at sa'yo ang video ito, pwede mong i-share sa iyong kapaguro para meron din silang magamit
yung new normal. Okay, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, pwede mong i-hit yung subscribe button as well as the notification bell para maging updated ka sa lahat ng video tutorial na ating isasagawa pati na rin sa mga files na ating isi-share. Maraming salamat po. Thank you.